So ngayong araw nga, itong Utah Jazz, ang number one seeded Utah Jazz, ang pinakamalakas na NBA team ngayon sa NBA, ikinaharap itong number 11 seed na New Orleans Pelicans. At syempre, expected na natin na ang Utah Jazz ay mananalo dito against sa New Orleans Pelicans. Pero nga, sa laban na ito, itong New Orleans ay tinambakan niya ang Utah Jazz ng 17 sa kanilang laban. Pinaunahan niya ni Zion Williamson at ng kanilang player na si Brandon Ingram. Ang lakas nga ng paglaro dito ni Zion Williamson, walang palag sa kanya si Rudy Gobert. Kahit na Defensive Player of the Year candidate pa itong si Gobert ay wala ngang nagawa. Panorin nyo ang iilang highlights ni Williamson na nagfi-finish siya against dito kay Rudy Gobert. So sa labang nga nilang ito, itong si Zion Williamson ay nagtapos ng may 26 points, meron din siyang 10 rebounds at 5 assists. Ang kanya namang kapartner na si Brandon Ingram ay may 26 points, 4 na rebounds at 5 assists. Para naman sa Utah Jazz, meron 31 points si Bogdanovic, meron siyang 7 rebounds at 3 steals. Sa huli nga, dinry pa ng Utah Jazz na mag-comeback. Down from 17 na ibaba nga nila sa dalawa ang kalamangan na itong New Orleans Pelicans late in the 4th quarter at may pagkakataon silang tumay. Kaso nga lang, hindi na shoot ang layup ni Donovan Mitchell at nakakuha pa nga ng offensive foul or over the back foul itong si Rudy Gobert. At ayun na nga, natalo na nga sila against dito sa number 11 seed ng New Orleans Pelicans. Ang susunod naman na laban nating pag-uusapan, itong ang Portland Trail Blazers against the Charlotte Hornets. Naglaban nga sila si LaMelo Ball at si Carmelo Anthony na may parehas na nickname, Melo. Kaso nga lang, si Carmelo Anthony at ang kanyang team ang nagwagi sa dulo dahil nanalo nga sila 123-111. Tinambakan nila itong team ni LaMelo Ball. Pero solid na naman ang paglalaro neto ni LaMelo Ball para sa Hornets dahil siya ay merong 30 points, meron din siyang 8 assists at meron siyang 6 na rebound. 5-3 ang kanyang nashoot sa laban nila na ito. At ito namang si Carmelo Anthony ay hindi nagpahuli dahil siya ngayon ay umiscore ng 29 points, meron siyang 5 steal against the Hornets. At after the game nga, itong si Carmelo Anthony ay natanong about sa nickname ni LaMelo Ball na kaparehas niya. Ito ang kanyang reaction doon. Panoorin nyo. I'm me. I mean, I'm me. It's nothing that nobody can do, nobody can say. You know, I think LaMelo is somebody who is going to be in this game for a long time. So the name Melo, you guys might as well continue getting used to that or stay with it. I don't get into that though. You know, it's for me, it's a respect thing. It's an honor, you know, for him to have that name, for him to embrace it. You know, for him to do the celebration, like it's an honor. It's a blessing. It's a respect thing for me. So. I embrace him. You know, I embrace him. So okay nga lang ito para kay Carmelo Anthony na gamitin nila Melo Ball ang pinauso niyang nickname na Melo. At ito naman sa susunod na laban natin, ito nga si James Harden ay gumawa nga ng history against dito sa San Antonio Spurs. Ito nga si James Harden ay nagtala ng triple-double. Meron siyang 30 points, 15 assists at 14 rebounds. At sa laban ding ito, walang turnover nga na nagawa itong si James Harden. Kaya nga itong si Harden ay pinakaunang player since 1977 to 1978 na season na gumawa ng 30 points, 10 rebounds at 15 assists with 0 turnovers. So grabe, napakatagal na nga, 44 years ago yung huling player na kagawa nito. So ito nga si James Harden ang pinaka-latest. So congratulations para sa The Beard dahil nanalo rin sila 124-113 against the Spurs. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayong araw. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!